Isang mapagpalang araw sa atin mga boss at welcome ulit sa ating Malita Channel. At ngayong araw meron akong kliyente. Nagawa na natin ito before mga 5 months ago, no? Nagkaroon to ng leak sa pressure switch. So napalitan natin ng pressure switch doon sa mga o-ring. Pero ngayon bumalik, nagkaroon ulit siya ng problema sa pressure switch. So pagka ganitong mga nagkakaroon ng leak sa mga ganito pressure switch o kaya high side, ang isang mga pangunahing dahilan nito ay nagkakaroon siya ng high pressure. So tingnan natin kung alin yung makikita natin yung ng cause nung pagkasira ni pressure switch. Ayun, mga boss, tingnan natin. So nagkaroon ulit siya ng leak dito. So dalawa lang ang pwedeng panggalingan ng problema niya. Pwedeng sabihin natin itong pressure switch na naikibit natin ay hindi ganoon kagandang klase, o kaya naman talagang sobrang init ng linya kaya siya pumutok. So ang nakikita kong problema kasi rito, malamang itong auxiliary fan niya. Etong auxiliary fan niya, medyo maliit to kumpara dun sa mga version natin na ngayon na sumasabay sa init o ng klema ng panahon natin. So, bago ko pasukin si condenser, kasi pwede kasi yung si condenser din na may problema, masikip na si condenser dahil luma na tong auto na to. So, pagka luma na si condenser, isa rin yun sa nagiging problema ng high pressure. Kaya siya nagkakaroon ng trouble sa mga high side. Ayan yung condenser niya. Hindi siya laminated. Ito yung unang version pa ng condenser na serpentine. So isa sa dahilan niya, kung masikip na si condenser, pwedeng magkaroon ng high pressure, kaya pwedeng magkaroon ng leak sa high side, o kaya naman yan yung pinakamahina ng part sa aircon, tong pressure switch, kaya siya bumibigay. So ngayon itong radiator pan na to, o itong pan na to, i-convert ko to ng mas malaking auxiliary fan. So ito masyadong maliit, ay kung bukod siya maliit na siya, kung luma na at mahina na, hindi na rin niya kayang tanggalin yung heat nung tong dalawa ni radiator sa kanil condenser. So mag-a-advise ako na magpalit kami ng panibagong auxiliary fan. Hindi naman siya brand new, surplus, pero siya yung pinakamalaki na pwedeng ipasok dito sa housing nitong original niya. So hindi natin gagalawin yung pinakang bracket nito. Ang gagalawin ko lang yung pinakang loob o yung laman. Itong original, papalitan ko na mas malaking motor. Kagaya nito. Nakakuha ako ng Denso na auxiliary fan. Ito, maganda rito, bukod sa malaki na yung motor, double wire pa siya, o yung sinasabi natin na apat yung carbon sa loob. So bukod sa speed niya na low speed o high speed, malakas ang RPM nito kumpara dun sa lumang nakakabit. So ito ngayon yung iuupo ko dun sa housing ng original. Tatanggalin ko yon, ikakat ko tong mga bracket niya, tapos ihihinang ko o i-welding ko dun sa original na housing niya. So tingnan niyo kung paano ko na gagawin to. Ito yung sinasabi ko mga boss, na napakalaking tulong o napakalaking bagay ng trabaho nitong auxiliary fan. Kung mas malakas si auxiliary fan, mas maganda para kay cooling system ni radiator sa kani condenser. So kung mapapansin niyo, napakaliit nitong motor na to. So kailangan natin tong i-upgrade na mas malaki para at least mas matanggal niya yung heat ni radiator sa kani condenser. Tingnan niyo yung pagkakaiba mga boss. Kung gaano kalaki yung pagkakaiba niya rito. Tsaka bukod na sinasabi ko ito, single wire lang siya. Ito, apat to.
Okay mga boss, tingnan nyo naman kung gaano kalayo yung diferensya. So, original, lalagay natin itong Denso na to. Origin to Denso, Japan surplus nga lang, pero sariwa pa naman. So, tatlong klase rin itong Denso na ganito. Small, medium, saka large. Ito medium. Mas maganda sana kung large pa eh. Pero okay na to. Tsaka double wire naman siya. Ayun, ito ang gagamitin natin para ma-install natin dun sa original niya. Tingnan ko na lang kung alin yung pwede kong ilipat. Bracket. Or itong buo dito. So, tingnan natin. Ang kagandahan lang mga boss sa lata na housing, no? Pwede mo siyang i-cut. Pwede mo siyang weldingin. Hindi ka mukha ng plastic. Medyo mahirap i-convert yun para makuha mo yung original na position ng bracket. Ito kasi pag lata, pwede nating i-welding ng acetylene yan. So, mas madali pag lata to lata kaysa sa plastic. Ito mga boss, may talagang original na gap yan dito, no? Para sa suction niya at saka sa discharge niya. Minsan kasi, hindi pwedeng mas maliit ng konti yung blade. Kailangan yung clearance nitong blade natin dito sa housing, konti lang. Kasi may mga tamang clearance to eh. Hindi pwedeng sobra, hindi naman pwedeng maliit. So, sakto lang itong ating blade. Halos same sila nitong original natin. So, okay to. Kasi pag mali yung discharge, mali din yung suction niya. So, hindi siya makakahigop na maayos, hindi din siya makakapagbuga. One eternity later. Okay. Ngayon, pu-full weld na natin. Wala na tayong iiwasan na masusunog. One eternity later. Hey, mga boss. Na itak na natin, no? Na ilagay na natin yung pinakang bracket niya rito sa original. At sa akin mga boss, pinakamaganda para sa akin, huwag natin sirain o sunugin itong pinakang sticker niya. Para at least pag tinignan ng mga mahilig sa mga orig-orig, andyan pa rin yung original na sticker nito, no?
Mamaya, pipinturahan ko to pero tatakpan ko to para at least ma-preserve ko tong sticker na to. So yun, ilinisin ko na lang to. Tapos bubuga na natin ang pintura. Na-tap na natin mga boss. Makikita nyo, parang urik naman, no? Itong sticker, na-preserve naman natin kahit na medyo luma na, may konting bakbak na pero okay lang. At least, pagka tinignan ng mga nag-urik-urik, same pa rin yung bracket natin. So, hindi masyado nakakahiya. Pero ang speed ay halos triple o doble dun sa ating tinanggal, no? Layo ng pagkakaiba. Ayun. Okay mga boss, ito na mga wiring niya. So, i-check natin yung tamang polarity ng ikot nitong ating motor. Kasi hindi pa pwedeng baliktad. So, titestingin natin sa battery kung alin yung tamang positive-negative. Negative, positive. Yun o. Lakas o. Narinig nyo ba? Okay. Malalo. Very good. Okay mga boss, same bracket, no? Wala tayong tinanggal dito sa position ng bracket niya. Kaya orig siya dito sa radiator, yung kabita niya. Okay to. Ayun mga boss, na-install na natin, no? Yung ating conversion sa maliit na fan. Invert natin ng malaki na high speed. So, titingnan natin. Titingnan natin kung magkakaroon pa siya ng trouble dito sa pressure switch. Ito kasi yung bumigay na last time na bumigay nung unang punta sa atin ng ating kliyente na to. Tapos pinalitan natin ng bago. After 5 months o 6 months, bumigay ulit siya. So ibig sabihin may cost talaga ng pagkasira tong high pressure switch. So tingnan natin tong magiging tulong. Itong auxiliary fan na ginawa natin na high speed para palamigin tong high side niya kasi pwede naman kasi na i-offer din natin sa kliyente natin na palitan natin ng panibagong condenser. Kaya lang mas gastos naman kung halimbawa ang papalitan natin kagad itong condenser. So dito muna tayo mag-upgrade sa mga fan dahil ito yung nakikita ko na pwedeng dahilan ng high pressure din. So dito muna tayo. Itong nasa harapan, ito malakas na rin naman to, no? Pero observahan din namin dito mamaya pagka napagana na namin kung
baka naman eh sobrang bagal na naman niya ng ikot nito. Kasi luma na rin. So pag mabagal na ang ikot nito, palitan na rin natin ng panibago. Pero malaking tulong yung pinakamalaking motor na yun. Para palamigin itong dalawang to. Kaya mamaya, obserbahan namin. Thank you. Ayun mga boss, nakapag-vacuum na ako. Mag-re-reload na lang tayo ng PU. So, testing na natin kung gano'ng makalakas ang fan. At kung wala ba akong mababasa ang high pressure. Okay. Okay. Very good. Ang lakas. Lakas ang auxiliary fan. Kung tayo na pag-checking. Ayun mga boss, oh. Sobrang lakas. Ayun mga boss, isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng high pressure yung hindi pa automatic ni compressor pag malamig na. Kagaya nito, na-obserbahan namin, nag-i-yelo na yung tubo. Kaya pag nirevolute ito, mga boss, dapat sa ganong revolution, mag-off na yung compressor, pero hindi siya nag-off. So, isa sa mga dahilan din yun, yung hindi pag-automatic ni compressor sa pagkaroon ng high pressure na system. So, check namin yung thermostat sa loob para makita namin kung bakit hindi siya nag-automatic na kahit na malamig na yung supply sa loob. Ayun, isa yun sa mga dahilan ng high pressure. Ayun mga boss, yung thermostat nyo, conversion siya ng rotary type na thermostat, hindi na siya o-rig. So masyadong mataas lang yung setting kanina kaya hindi siya nag-automatic. Nilagay natin siya sa 3-port, so okay na siya sa 3-port. Ayun, nag-off na naman siya. So maririnig ko rin dito sa pitik ng thermostat kung nag-off o hindi. So nag-off siya ngayon, mga 10 seconds pinakamatagal yun, nag-on ulit siya. Ayun, okay pa yung thermostat. So, isang dahilan din ng high pressure, yung hindi nag-automatic. Ayun mga boss. Ayun mga boss, natapos na natin yung ating conversion ng auxiliary fan na isang dahilan siguro kaya sumingaw si pressure switch dahil sa mahilang auxiliary fan, no? Kasi yung mga pinanggagalingan ng mga high pressure, pwedeng mauna si auxiliary fan, hindi siya ganun kalakas, mahina, or kaya si condenser yung linya, masikip. So ngayon, auxiliary fan muna ang ating in-upgrade para ma-check natin kung bibigay pa ulit si pressure switch. So pagka wala na siya naging problema kay pressure switch, ibig sabihin talagang mahina si auxiliary fan, yung original na auxiliary fan. So ngayon, wala na mga nagbago sa bracket. Malakas yung naging buga itong auxiliary fan na ating kinonvert. So okay yun. Ayun mga boss, maraming salamat sa panunood ng ating video, no? Kung nagugustuhan nyo yung aming ina-upload, paki-subscribe, paki-follow, at paki-share ang aming YouTube channel. Maraming maraming salamat mga boss at ingat lagi. Thank you.